health and travel at Servicio Publico. Servicio Publico with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na Servicio Publico na nakakatouch ng puso. Nasa 1.09 million na sa ating mga kababayan ang napakunahan ng isang beses, habang may 162,065 ang nakadalawang bakuna na. Pero paalala po, dalawang linggo pa po para maging fully immune ang nakadalawang bakuna. Sa kasalukuyan, naging CoronaVac, tanging CoronaVac at Oxford AstraZeneca na mula sa COVAX facility ang bakunang available sa bansa, at inaasahan darating ngayong buwan ang Sputnik V mula sa Russia. Noong nakaraang taon, isa sa mga sumasailalim sa clinical trial ng Department of Science and Technology, ang DOST, at ang paggamit ng VCO o virgin coconut oil kontra COVID-19. At sa konklusyon ng pag-aaral, sinabi ng DOST na VCO can be an adjunct supplement to probable and suspected COVID-19 to help prevent symptoms from becoming severe. Sinuportahan at isinusulong ito ng isang mahusay na Filipino scientist at academician na siyang gumawa ng guides and protocol kaugnay sa paggamit ng VCO. Walang iba kundi si Dr. Fabian M. Dayrit, Science and Professor Emeritus of Science, Ateneo de Manila University. Mapalad tayo, makakasama natin siya sa ating programa. Magandang umaga po, Academician Dr. Dayrit. Magandang umaga, Dr. Ong. Magandang umaga sa lahat ng ating panoorin. Muna po, maraming salamat po kasi malaking karangalan po na mapag-unlakan kayo ng panayam nito sa aming programa. Batingin niyo muna ating mga tagapakinig sa radyo at sumananunod sa ating ngayon sa iba-ibang social media site. Magandang umaga. Nagagalak akong makapanayam kayo. At lalo na itong programa ni Dr. Hilda, napaka-popular. At sana sa programa ito, may papaliwanag ang nangyayari ngayon sa paggamit ng VCO laban sa COVID. Mahalagang sabihin na ito'y sinasabi natin work in progress. So, tulad na sinabi ni Dr. Ong, meron ang mga nagawa, pero marami pa rin kailangan gawin. Mm-hmm. Bago tayo magsimula ng ating kwentuhan, higit na muna nating kilalanin si Dr. Dayrit, isang academician ng National Academy of Science and Technology, kung saan noong nakaraang taon, except last year 2020, lagi ako nandun po, nagko-cover po doon sa NAS, kung saan nakikita ko po ang ganda ng suot po ni Dr. Fabian Dayrit yung bilang isang academician. Kaya ako lagi po ay lumalapit sa kanya. Mula po sa Ateneo de Manila University, kung saan siya ay cum laude, ay kumuha ng masteral at doctorate degree in chemistry si Dr. Dayrit sa Princeton University. Si Dr. Dayrit ang nagsama sa Lugundi o Vitex Negundo sa National Integrated Research Program on Medicinal Plants. At ito ang kauna-unahan na aprubahan medicinal plant sa Pilipinas na ngayon ay isa na billion pesos industry. Nakapaglahala na siya ng mahigit 50 research journals na karamihan ay ukol sa natural product chemistry, environmental chemistry at coconut oil. Sa pagsisimula pa lamang ng COVID-19 cases sa bansa noong January 2020, ay nagsagawa na si Dr. Dayrit ng mga webinars upos sa potential ng VCO kontra sa pandemya. Sir, base sa iyong pag-aaral at ng DOST, talaga bang malaking tulong ang VCO para sa mga taong tinatamaan ng COVID-19? Siguro, ipaliwanag ko. Nung sinabi nga nyo, nung January 2020, nung pasimula pa lang itong pandemya, pinag-aralan ko yung mga nagawa ng research nung nakaraan. So, meron pang mga publication mga 1980. At nakita ko doon na merong activity, ang efficacy, ang ilang mga components ng VCO laban sa ibang mga virus. Siyempre, bago pa itong coronavirus, so hindi pa yon. So, sinulat kito at gumawa yung tinatawag nating pag-aaral sa
sa mga dating research. At mabuti naman na ano, nabasa ng DOST, ang PCHRD, sinabi na bigyan natin ng pagkakataon na pag-aralan natin ito. So nagsimula kami sa isang tinatawag na laboratory study na successful naman. At dahil dito, natuloy dun sa clinical study. So ito yung unang clinical study na nagawa. Ginagamit ang VCO laban sa mga suspect at saka mild cases ng COVID-19 na ginawa sa Santa Rosa City. So ito ay sinatawag natin siguro medium size study. Ang gumawa ng study ay yung FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute, at medyo nag-ano lang ako, yung tumulong lang sa design. At maganda naman ang kinalabasan. Pinakita nga na mas mapilis mawala ang simptomas ng COVID-19 kung may VCO. At yung inflammation, dahil mahalaga yung inflammation dahil marami ang kinakamatay nila yung inflammatory, ano, yung tinatawag na cytokine storm. Although, of course, ito yung mga ano, mild cases, no? Pero bumaba yung inflammation. So medyo promising siya. So ngayon, sa ngayon, ang recommendation ng DOST ay pwedeng gamitin siya sa mild cases. So syempre, katulad yung parating kong sinasabi, ano, parang itong ano, basketball championship. Kumbaga, nanalo na tayo sa dalawang game, pero ano ito eh, 4 out of 7. So kailangan natin ng mas marami pang mga study dahil marami pang ibang kailangan pag-aralan. Halimbawa, effective ba siya kung seryoso na yung COVID-19? Pwede ba ito sa mga may diabetes? Ganun-ganun. So may mga kailangan pa talagang pag-aralan. Ito, ano po ba meron sa BCO? At mabisa ito laban sa virus na nagdudulot sa COVID-19. Kumbaga yung nga para sa mga mild o kaya naman yung maiwasan na mahawaan. Yung major component ito ay yung component niya itong yung fatty acid, lauric acid. So ito ay isang medium chain fatty acid na napatunayan na may ano ito eh activity laban sa bacteria at sa ilang mga virus. So yun ang nagiging focus ng pag-aaral. Although meron siyang iba pang components na pwede rin aktibo kasi maraming nilalaman ng VCO. So ang binigyan ng pinakamaraming pansin ay yung major component na lauric acid. At dito na patunayan dun sa laboratory study na may efficacy ang lauric acid sa ano laban sa virus. So syempre kung kinuha mo yung VCO, kunin mo yung buong lahat ng nasa VCO, kasama na rin doon yung lauric acid na ano kalahati ng fatty acid sa VCO ay lauric acid. Mm-mm. Tapos last year pa po nyo sinasabi ang visa at galing ng VCO, pero until now ay nasa clinical trial pa rin tayo. Bakit po medyo mabagal ang pag-aproba sa resulta ng mga clinical trials ng mga concerned government agency? Kung tutuusin nga, dapat nga matuwa sila dahil dito sa Pilipinas, eh tayo po ay pinakami maraming coconut, di ba? At syempre naman po, kesa tayo ay yung mga nakakasakit, yung mga tinatamaan, instead of mga gamot na ginagamit. At kung tutuusin nga, lahat yun eh, pinapasign pa nga ng waiver. Kasi lahat ay sinasabi nila ay still ongoing pa rin, di ba? Ang clinical study pa rin nun. So dito sa BCO, bakit hindi bigyan ng prioridad dito sa atin? Yung sa aking personal opinion lang po yung tanong ko. Siguro nag-iingat lang. Dahil ano, siguro ang hinihintay ay yung paglabas ng mismong paper o publication. Kasi si yung nanguna dun sa study, para yung ano ba ito, project leader nung study sa Santa Rosa ay si Dr. Agdepa na taga ano Food and Nutrition Research Institute. At so nagsulat kami ng paper kasi siyempre ang proseso sa science, kung meron kang resulta, kailangan mong idaan ito dun sa tinatawag na peer review para yung mga ibang mga scientists masasabi tama ito o mali ito o kailangan ayusin. So ginagawa yun ngayon at kasalukuyan nasa proseso na. At sana sa ilang linggo na lang ay lalabas na yung resultang yon, yung paper. At yun ang yun ang hinihintay ng mga doktor. Parang kung sinabi mong meron kang, yun ang kaiba ng claim sa publication. Kung meron kang claim, parang sinasabi mo ito yung nangyari. Pero sasabihin nila,
eh nasaan yung iyong ano katunayan, yung publication, kumbaga natanggap ba ito ng mga ibang mga scientist? So yun ang proseso ng publication. Kaya ngayon yun ang hinihintay. So although meron na talagang resulta, ay hinihintay pa rin yung pag-baga sabi natin yung pagkikilala ng ibang mga scientist na tama yung resulta ng study. So yun ang ano yung kasi ang proseso sa science, parang hihintayin mo muna at although meron ka ng resulta, kailangan mo pa rin i-publish. Kaya ang hinahanap ng mga researcher ay yung publication. So nandun na tayo sa puntong yun. So, ibig sabihin po, sabi mo kanina, ito ay nasa ilang linggo na lang. Sana, oh. Hopefully. Oh, hopefully, oh, malapit na. Actually, maganda naman yung resulta eh. Pero yung kasi ang proseso sa science eh, na may ibang sinasabi na may, yun ang kaiba ng claim dun sa parang published. So, nandun na tayo sa puntong yun. At ano, sana matanggap na na may katibayan na ano na tama yung ginawang study at tama yung resulta. Dr. Dayrit, bakit po may contradiction ang AHA o ang American Heart Association na ipinapakita ng yung galing at bisa ng VCO? Actually matagal na yan eh. Ano pa yan? 1960s pa yan. Panahon pa yan ng tatay ko. Ang AHA kasi actually mahabang usapan to. Kasi mali yung kanilang ano, mali ang kanilang conclusion. Ay siguro i-summarize ko na lang sa isang ano halimbawa. Ang coconut oil ay samba ano kinakain ng coconut oil, 'di ba, sa tropics, Pilipinas, actually hindi lang sa Pilipinas, Indonesia, mga lahat ng mga isla sa Pacific, yung mga Polynesians, Fiji Island. Puro coconut yan kasi coconut lang ang maraming tumutubo doon. Sa India, Southern India, sa Kerala, maraming coconut. So, kumbaga kung maghahanap ka ng sakit na dinudulot ng coconut, doon ka mag-re-research, di ba? Hanap mo, marami bang may heart disease sa Pilipinas? Marami bang may heart dahil sa coconut? Marami bang may heart disease sa Indonesia dahil sa coconut? O sa Fiji? O sa ano? Ang problema, ang pinapag-aralan nila, yung mga heart disease sa Amerika. Ang mga Amerikano, tsaka European, doon ginawa lahat ng mga study, hindi naman kumakain ng coconut. So, paano nila sasabihin, nag-aral sila ng mga tao sa Amerika, mas masama ang coconut, hindi naman sila kumakain ng coconut. So, ganun kasimple ang logic na mali talaga ang kanilang pinapag-aralan. Actually, ang pinapag-aralan nila doon ay yung mga animal fat at yung mga trans fat. Kasi ano yun eh, kalat yun sa Amerika, ang paggamit ng animal fat saka trans fat. Kaya yun, napakasimple yung logic. Ano, sabi mo, mali talaga ang sinasabi nila. Ang virgin coconut oil, ito po ba ay good or bad cholesterol? Kasi sabi nga ng mga mga anak ko ngayon, alam mo, mga bata ngayon, talagang very ano yan sa Google o sa Yahoo, di ba, mga natatanggap nila. Tapos sabi niya, Mami, bakit ka umiinom ng oil? Di ba masama yan? So, ano yan? Good or bad cholesterol? Ang mga, alam mo, sasabihin natin, may kasabihan, ano? Kalimutan ko sino nagsabi. Half a truth is, si ano yun? Isang, actually, famous American, ano? Half a truth is a great lie. Ibig sabihin, kung meron kong sinabi, pas kalahati lang ng katotohanan ng sinasabi mo, ibig sabihin, meron kang tinatago. Ngayon, ito yung tinatago nila. Sinasabi nila, ang coconut oil ay nakakataas ng LDL cholesterol. Pero hindi nila naman sinasabi na tumataas din ang HDL cholesterol. Kumbaga, yung dalawang component, yung LDL at HDL, ay parehong tumataas. At ang importante dyan ay yung ratio, yung dami ng LDL sa HDL. Kasi meron yung natural, ano, kung pareho lang naman yung ratio, di pareho lang din. Walang ano, kumbaga, walang kasamaan. Kung basahin mo lang ang sinabi nila, ano, sasabihin lang nila ay tumataas ang LDL. Pero tinatago nila yung katotohanan na pati ang HDL ay tumataas. So doon lang, makita mo na may tinatago sila. Tinatawag na half a truth is a great lie. So, kalahati lang ang katotohanan sinasabi nila. Kaya malaki ang kanilang pagsisinungaling na
na binibintangan nila yung coconut ay masama sa puso dahil tinatago nila yung kalahati ng katotohanan. At yun ang tunay. Tignan mo lahat ng publication tungkol sa coconut, sasabihin nila na tumataas ang LDL pero tumataas din ang HDL. So yun ang buong katotohanan. Alam mo naman tayo mga Pinoy, Dr. Dayrit, mula na lumabas sa balita na ang potensyal ng VCO laban sa COVID-19, ay marami na po ang gumagamit nito, lalo na isa na po ako. Para sa mga araw-araw na umiinom nito, gaano ba dapat karami ang iniinom nila o ilang kutsara sa loob ng isang araw itong VCO? Kasi dati, nung wala pa, hindi pa pandemya, wala pa itong COVID-19, kadalasan ang VCO ay ginagamit natin para sa anti-constipation. Tama. Ang pinanggalingin niyan, ang usual, kumbaga standard na recommendation ay 3 tablespoons a day. Bale, isang tablespoon pagkatapos ng bawat kainan. So, isa sa umaga, isa sa tanghali, tsaka isa sa hapon. So, tatlo. Ang recommendation niya, nanggaling din nung unang panahon dun sa diet ng mga Bicolano. So, kinutulan nila. Ito yung mga 1980s ito dahil mababa ang heart disease nun sa Bicol. So, tanong nila, kano karami bang coconut oil ang kinakain ng mga Bicolano? So, ito yung estimate nila na siguro umabot ang mga 3 tablespoons a day. Kaya yun na rin ang nangyari ngayon. So ngayon, punta tayo sa COVID. Ang sinusundan ngayon ay yung pa rin, 3 tablespoons a day. Kaya dyan mo lang kailangan ng clinical study na gano'ng karami ba talagang VCO ang kailangan kung meron ka ng COVID. So yun ang kasama ng clinical study. Ano ba ang dosage na o yung dami ng VCO na dapat kunin? Ito po ba dapat tinitake po ba before or after meal? Pwedeng before, pwedeng after eh. Yung iba kasi, kung before meals, sumasakit ang tiyan eh. Dahil walang laman. So, depende rin kung sanay na yung tiyan mo o hindi. During or after. Okay sa akin. Pero, wala, ano naman ito, ang VCO naman ay tinatawag nating parang pagkain yan eh, functional food. So, hindi naman parang pihikan kung kailan mo dapat kunin yung VCO. Kapag po sumobra sa kung sabihin natin ang 1 tablespoon sabi after meal, tapos kung sakali sobra sa 3 tablespoon, mayroon ba pong side effects sa katawan? Sa ngayon, wala naman side effect. Ang maganda sa VCO, kung sumusobra yung pagkuha mo, ay nagtatay ka. So, kumbaga, siya? Self-limiting. Hindi ka pwede mag-overdose kasi ang katawan mo mismo ang magre-reklamo na, oy, sobra na yan, masakit ang tiyan mo. So, hindi tulad ng gamot. Parang ganun. Hindi tulad ng gamot na hindi mo alam kung nag-overdose ka na. Kung malaman na lang kung medyo masama na yung epekto. Ito, medyo immediate kasi nararamdaman ng katawan mo, okay na yan dahil masakit ang tiyan ko. At saka, actually sa mga animal studies na ginawa noon, walang dosage na nahanap na nakapatay ang yung tinatawag nating LD50, yung lethal dose. Wala silang makuha ng lethal dose sa VCO kasi safe siya. Kapag kayo po ay gumagawa ng guide and protocol sa paggamit ng VCO, ano-ano ang mahalagang dapat malaman ng publiko na may kinalaman sa paggamit po ng VCO? Actually, sa mismong sa protocol, medyo simple naman siya. Siyempre, iba yung protocol sa clinical study kasi meron kang mga susundan ng mga procedure na saka yung pag-record keeping. Pero sa pang-araw-araw, halos ganun din naman ang hindi naman nagkakalayo ang pag-intake ng VCO sa clinical study tsaka sa bahay. So, yun ang kagandahan ng VCO. Na dahil siya functional food. Hindi tulad ng gamot na kumisan maraming precautions sa VCO, wala namang ganun mga precautions na kailangan sundan. Tapos ngayon sa merkado,
dahil nga syempre pumuputok na itong issue ng VCO na magandang pang anti-COVID lalo sa mga mild cases o prevention. So, Dr. Dayrit, paano, let's say isang yung mga nakikinig sa atin ngayon o mga nanonood, paano nila malalaman kung anong klase ng VCO ang kanila pipiliin dahil sa dami po sa merkado? Well, siyempre, unang na dapat sundan yung ano yung sa yung may LTO ng FDA. Di ba ito may, may mga ano ito, mga license mm-hmm. ng FDA na may permit sa gumawa ng ano ng produkto. Yung may iba pa kasing proseso ng paggawa ng VCO. Pero ang sa ngayon, ang pinakakaiba nila ay yung ano lang yung lasa. Dahil yung iba merong centrifuge, merong expeller, yung iba merong fermentation. Yung nagkakaiba nila yung talaga sa quality sa panlasa o ano ng produkto. Pero yung kanilang pinaka ano health effect ay sa ngayon, pareho naman sila. So nagkakaiba lang talaga. Sa ngayon kasi, di ba meron ding gumagawa ng VCO capsule at mukhang ito ay ginagamit din ito sa Singapore. Pero between VCO na naturally extracted compared to yung nilalagay sa kapsula, ano pa rin ang mas mabisa para sa iyo? Sa akin mas practical yung ano, yung VCO sa bote kasi ano eh, yung kung kukuha ka ng isang tablespoon ng VCO, abot siguro ng mga ewan, apat o limang ano, capsule yun. So, medyo mahal din yung capsule. Dahil ang gasos nun, nandun sa ano eh, sa mismong ano, material ng capsule. So, ang kumukuha niyan, dahil hindi na gusto yung lasa ng VCO. So, kinukuha yung capsule. So, sa akin, kung, I mean, kung can afford naman sila, at talagang hindi nila gusto yung VCO, hindi pwede naman mag-capsule. Pero yung iba na kung sinama mo naman sa pagkain o kung minsan isasama mo sa ano, di ba yung mga milk drink, di ba yung mga ano, alam mo, sustagen, yung mga ganun. Pwede mo ilagay doon, mawawala yung lasa, hindi mo na mapapansin. Yung ba sinasama sa kape? So may mga iba namang na pwede ka mag-VCO na kung iwasan mo yung lasa kung di mo talaga gusto yung lasa. Pero Dr. Dayrit, kapag po yung ano, yung VCO, kapag inilagay mo, nabanggit po ninyo kanina na ilagay po nila sa kanilang, sabi natin, kape, sa tsaa, o kaya sa, sabi natin, sabaw, yung mga may init, kapag nilagay siya sa may init, mawawala ba bisa ng VCO? Hindi naman. Kasi, kung sipin mo naman, yung mga soup, mga sopa, ang pinakamataas sa temperature naman yan, kung ano yung mo, siguro mga 70 or 80. Kasi kung 100, kumukulo na yan, hindi ka naman mag-ano ng soup na kumukulo. At ang oil naman, medyo stable naman siya. At kung kumaga, kung ihambing mo sa coconut cooking oil, pwede mong ano yan, kung mag-ano ka, kung mag-isa ka, umabot ng lampas 200 degrees ang pag-isa. So stable naman siya. So okay lang naman sa ano, ihalo mo sa pagkain kahit na medyo mainit. Kasi hindi naman mainit sa katawan natin pero hindi naman talagang chemically ba, hindi siya talagang ganun kainit. Tapos may epekto pa rin po ba ang mga bagong mutated variants ng COVID-19 sa maging visa ng BCO, which is 'di ba 'yun ang ginagawa nila? Na pinapagamit nila sa mga pasyente, mga kumbaga, yung mga admitted na at siguro for sure mga severe na yung iba. Actually, magandang tanong yan dahil itong paglabas ng variant, parang napansin natin yan siguro mga 2-3 months ago lang. Dati, akala natin isa lang yung COVID-19, yung pala ngayon marami na. Yun din ang nagiging problema ng mga vaccine kasi hindi sigurado kung kano ka-epektibo sila. Yan din ang dapat isama sa ano sa patuloy na pag-aral sa VCO kasi hindi natin alam. Siyempre, ang mga variant, bago yan. So, kailangan natin malaman kung ano, epektibo yung VCO sa mga variant. Pero, siyempre, ang pag-aral yan medyo mahal kasi aalamin muna kung anong variant yung sakit ng isang tao tapos ibigay mo ng VCO. So, medyo malaking pag-aaral yan, malaking pondo. So,
magandang pag-aralan, pero ano, yun nga, mahirap, mahal. Dahil ngayon, di ba, 600 variants ang nahanap sa Pilipinas. So, yun, kung merong may sakit ng COVID, kailangan mo nang alamin ano bang variant ito, tapos bibigyan mo ng VCO, kanon. Pwedeng gawin, pero ano, siyempre, medyo may challenge sa ano, dahil medyo komplikado na rin ang research na yan. Pero pwedeng gawin kung talagang ano, siguro yung pinaka-seryosong variant ang pwedeng pag-aralan, yung tawag nilang alam yun, P1 o P2. Sa ating ipon nyo, Dr. Dayrit, kailan kaya talaga papayagan ng pamalaan na gamitin ang VCO para panlaban sa COVID-19? Hopefully, ito ay mapublish na. And then, sa tingin mo, mga how long pa ang hintayin natin? Siyempre, yung kung mapublish na, ang magiging recommendation nila ay pwedeng gamitin para sa mild cases. At siguro, pwede na rin isama dyan na parang prophylactic kasi halos continuous yun eh, yung from prophylaxis to mild. Yung paggamit sa serious cases, yun ang medyo, ano, siyempre, medyo mas delikado yun at hindi tayo sigurado kung ano yung epekto. Pero sa mild tsaka suspect cases, alam mo kung medyo sumasama yung ang ano pakiramdam mo. At saka ngayon, di ba, minsan, na mga asymptomatic, ano eh, di mo rin alam kung meron kang COVID. So, pwede siya sa mga ganun. Ako po eh, talagang hindi po pwede na wala akong baon na BCO, which is ito yung nature's gift. Saka itong kanyang nasal. Alam po ninyo, Dr. Dayrit, kapag po ako ay nakaramdam ng makati ang aking lalamunan, o kaya naman, o medyo na-feel mo na medyo masakit, sore throat lang, o kaya naman yung pag-gising mo sa umaga, di ba, meron tumutulo na sipon, yung usually yung allergy. Eh kaso sa panahon ngayon, bawal na may ganyang klaseng sintomas eh. Matakot ka talaga. Parang yung dati, parang di na yata uso na ikaw ay may sipon, ikaw ay ubo, na hindi related sa COVID-19. So ito, nung mula, ginamit ko to, ini-spray ko to talaga. Pagka ini-spray ko at isang kagandahan nito, kapag kan sabihin natin makating lalamunan ko, sabihin mo meron konting suot, nawawala agad. Kapag kapag ako ay sinisipon, yung nag-i-start pa lang, ini-spray ko to, nawala. No need na ako maglagundi o magano kasi ito. Tapos in lately, nung time nung siyempre, di ba nakikita natin na grabe ang grabe yung ano yung hawaan ngayon buong pamilya. So ginawa ko, nagbigay po ako yung mga anak positibo, buong pamilya, pinadalan ko sila ng isang set, isang nasal, isang dito sa mouth spray. Tapos tinuturuan ko sila mag-spray naka ulo nila. Alam po ninyo, lahat po ng mga asymptomatic o mga nag-mild case, walang gamot ha. Gumaling po silang lahat. Wow. Ang galing. Na maraming mga ganyan na tinatawag natin mga testimonial eh. So, Siyempre, kumakalat yan. So, maraming naniniwala. Pero, iba yung, kung doktor siguro, kailangan ng publication. Pero sa mga karinimang tao, lalo na kung naniniwala sa ICU dahil, ano naman, maganda naman yung advice mo, susundan na lang nila. Yeah. At ang kagandahan sa VCO ay non-toxic siya. At So, kumbaga, wala ka namang kinakatakutan na may masamang mangyayari sa Eh kasi meron din ako mga kaibigan, mga nagtatrabaho po sa mga opisina at sila po ay nakpositibo rin. Nung time na nasubukan daw nila gamitin ng VCO, tapos hanggang sa sinabi ko po, gumaling sila, never daw nawawala sa katawan nila. Parang yan ang second, parang ang una-una, ang cellphone, hindi pwede mawala sa katawan mo. Ngayon, ang BCO, hindi rin pwede mawala. Parang sabi mo, parang ako rin, misa lumabas ako ng bahay, nalimutan ko siyang dalhin, tapos yung pakiramdam ko, takot ako. Naku, di ko dala BCO ko, di ako nakapag-spray, baka ako mahawaan. Parang meron na ganong klaseng, aking takot. Ah, maganda. Maganda mong practice yan. Oo. Kaya sa puntong ito, Dr. Dayrit, hiyan kita ng mensahe sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin
na humaharap sa mapanganib na pandemya dulot po ng COVID-19 na ang tanging kumbaga ang ina kumbaga ang kumbaga ang umaasa na lang tayo lahat ay sa bakuna, ang minimum health protocol at pananampalataya habang merong naman palang mga alternative supplement na pwede magamit na panglaban katulad po ng VCO, Dr. Dayrit. Ang masasabi ko lang ay sa lahat ng history ng virgin coconut oil, lalo dito sa mga datang virus, medyo marami na rin ebidensya na effective siya sa ibang virus. Nagamit na siya laban sa HIV at sa ibang mga viral diseases. So ngayon, may bago tayong virus, itong COVID-19, itong SARS-CoV-2. So siyempre, iba siya, pero meron din siyang mga katangian na pareho. So ito ay, halimbawa, itong tatawag natin mga lipid-coated virus. May mga lipid-coated virus naman na pinatayin na active ang VCO. Ngayon, bago nga itong SARS-CoV-2 na lipid-coated din. So, kumbaga, merong pinagbabasihan yung ating advice, ating pagpayo na mag-VCO kayo. Ang yung inihintay na lang siguro ay yung formal recognition ng scientific community. Pero I think in terms of yung parang logic niya, yung scientific reasoning ay naman, pwede nating idepensahan yung paggamit ng VCO. So at saka ang pinakamaganda sa VCO ay wala siyang masamang side effect at nakabubuti pa sa katawan. So kung at saka isa pang pinakamaganda diyan, natutulungan natin yung ating sariling coconut industry kaysa umaasa tayo sa puro mga imported na gamot ay subukan na natin yung VCO. At tulad ng karanasan, kung nakita mo na maganda sa katawan mo, di ipapatuloy mo na. At ang dahil functional food nga siya, ay hindi kailangan ng reseta. Siguro yun ang masasabi ko. Pero syempre, sa mga serious cases, ay talagang hindi natin kine-claim na makakatulong ang VCO. Pero para sa mga mild cases saka protection, prophylaxis, ay subukan niyo ang VCO. Yes po, maraming salamat po. Sige, maraming salamat po, Dr. Ong. At sige, buhay ko kayo. At syempre, alam po na, kasi si Dr. Dayrit po ay meron pa po siyang 9 a.m. na appointment. Kaya siya pa, si Dr. Fabian Dayrit ay isang academician ng National Academy of Science and Technology at advocate po ng VCO contra COVID-19. Sana ay maging mabilis na ang mga susunod na clinical trials para mapatunayan ang bisa at kaligtasan ng virgin coconut oil laban sa COVID-19. Hindi na kasi biro ang halos 16,000 na namatay nating mga kababayan hindi na kasi biro ang halos 16,000 na namatay dati mga kababayan dala ng mga pandemyang ito. Nakakalungkot na araw-araw makakakita tayo ng black and candle, which is kaya minsan kapag ako ay nakatingin po sa Facebook, minsan ayaw ko na mag-scroll kasi yung nakikita ko yung mga profile na candle sa Facebook na nagpapahiwatig na may namatay o nasawi. Kasi isa pala sa mabisang nga panglabang kontra sa virus ay abot kamay lamang pala natin at matagal na natin ginagamit ang VCO. Bukod pa dyan, napakalaking tulong din sa mga coconut farmer na lubhang ring naapektuhan ang kabuhayan ng pandemya dahil sisikla ang VCO industry at nangangahulugan ito na kabuhayan at pag-ikot ng ekonomiya, lalo pa napakalaki ng supply nating VCO. Ang iyong lingkod ay maging ang aking pamilya at mga kaibigan ay gumagamit po ng VCO bilang dagdag protection sa araw-araw. Kaya kanina napakita ko po kay Dr. Dayrit, itong virgin coconut oil, ito po ay ginagamit ko araw-araw, more than 3 times a day. Basta kapag, lalo na po pag ako ay lalabas ng bahay, nag-i-spray talaga ako sa aking mouth.
Ito po ang ginagawa. Ito po ay ini-spray lang po. Tapos yung lasa naman niya, so far, okay naman. Kasi kung para po kayo ay mag-take po ng capsule, ang meron po mga capsule, kung hindi vegetable grade yung capsule na ginamit, delikado po kasi minsan yung capsule, yung pinakakaha po ay hindi natutunaw. And then, yun ano din po, yun itong, ito naman po sa nose, ito ay ginagamit lang po, pinipindot lang po ninyo, magkabilaan, tapos itingala po ninyo. Alam po ninyo, yung barado, na barado sa ilong po ninyo, o kaya naman, kapag meron ka feel na para alanganin, pag once na na-spray mo, mafe-feel mo talaga na iba talaga ang ano, ang pakiramdam, parang feel mo safe na safe ka kapag kayo po ay meron itong nose and mouth spray. Ito po ay ginagamit ko pagkagising ko na umaga and then bago ako matulog. Ay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako muli si Dr. Hilda Ong, ang Agarang Servicio Lady. Sa mga nagtatanong po tungkol po sa virgin coconut oil, kung saan napanood po nila kahapon, April 19, sa panayong ko po kay academician Dr. Fabian Dayrit, yung mga nagtatanong po tungkol po dito po sa mouth spray, ito po, and then ito po sa nasal spray po, ito. Itong dalawa ay ginagamit ko po to araw-araw. Ito naman isa, yung mouth spray, ito ay binabaon ko po kapag po ako ay nasa labas. Ito ay pinaka, lagi ako nag-i-spray. Ito ay 3 to 4 times a day, depende po kung ano yung nararamdaman ko. Kaya nasabi ko po, di ba, na kapag po, kapag ka sa umaga, lalo na kapag po kayo ay may allergy, o kaya naman po kayo ay smoker, yung mga maraming problema, yung mga hirap na hirap, alam po nyo, ito very effective po at marami na po nabigyan ko po nito ang nag-try at talaga hinahanap-hanap na ito po ay napakabilis lang pong gamitin. Siyempre, maghugas muna po kayo ng kamay ha bago po ninyong gamitin po to. At ito po ay ganun lang po ang gagawin po ninyo, spray lang po ninyo. Yan po. At ang lasa po naman niya ay okay naman at talagang for me, mas maganda na yung ganitong spray kesa po kayo ay bumibili po ng mga nasa kapsul. Kasi ito, kapag in-spray mo, diretso na talaga ang tama niya sa dila tsaka sa inyong lalamunan. Kaya kung gusto po ninyo, para sa anti, di ba sabi po ni Dr. Fabian Dayrit, ito po ay pwede po preventive at ito po ay pwede po sa mga nagpositibo, yung mga meron lang po mild case, ito po ay pwede. At syempre po, ang virus po ay ang tama po ay sa mata, sa ilong, sa bibig. Tapos kay, ang payo po talaga ay mag-face mask po tayo. Kaso ang napapansin ko po ngayon, di ba mas marami naka-face mask pero ang ilong ay nakalabas. So para maging secure po kayo at talagang kapag po kayo ay sabihin natin o sinisipon o hindi natin alam, di ba kasi ang pinapayo noon ay mag-steam. Yung mainit steam. Pero ang isang babala po ng mga doktor, kapag po kayo ay nag-i-steam, baka masir, baka maano dito, ma-damage po yung dito po sa inner dahil sa init. So, ang pinaka-the best ay itong virgin coconut oil na nasal spray. So, ito po ay may takip din po siya. Hugas muna po kayo ng kamay. Ito po ay ginagamit ko po tuwing umaga, pagkagising ko po, tapos at bago akong matulog. So, ito po ay bubuksan po ninyo yung takip. And then, dito po, ipapasok po ninyo. Tapos, pipindutin po ninyo, nakaganyan po kayo, spray. And then, another is dito sa other side. Yan po. Tapos, siguro meron kayong una, nakaganyan po kayo. Alam po ninyo, kapag po kayo may barado o hindi natin sure kung meron na po bang virus na nakapasok, nakalusot sa iyong ilong, ito po ang papatay po sa kanya kapag ito. Kasi ang sabi po ng mga doktor ngayon, ang virus daw ngayon ay kapag ilong, diretso daw pababa sa baga. Pwede kapag sa bituka naman, dito po syempre sa pababa dito sa ating katawan. So, kailangan dalawa protected. So, kailangan ng mouth spray and then kailangan dito nasal spray na
Kaya lagi ko ang payo po sa kanila, yung mga tumatawag po sa akin, mga nagtetext sa akin, na nag-order po sila ng isang set, nose and mouth. Sabi ko, kailangan, hindi lang po ninyo, ang itong mouth spray, dinadala po ninyo kapag po kayo lumalabas, lalo na po kapag alam po ninyo, maraming tao, mataong lugar, ito mas maganda, before po kayo lumabas, mag-nasal spray at mouth spray, tapos ito ang dalhin babaunin po ninyo. At kapag po kayo ay nasa inyong sasakyan na, mag-alcohol muna po kayo, after mag-alcohol, saka po kayo mag-spray ulit sa iyong bibig para masigurado na protected po kayo. So, nagtatanong, saan po ba makakabili? So, sa ngayon, for the meantime, pwede po kayo mag-text sa 0915-258-8888. So, 0915-258-8888. For the meantime, dito po muna po kayo mag-text at tutulungan po kayo ng aming production team na mag-order para sa inyo kung ilang set ang kailangan po ninyo, sasagutin po kayo ng aming production team. At ang alam ko po, kailangan po ito, babayaran po ninyo muna sa through GCash, and then bago ipapadala po sa inyo. At ito po, kung either ipapadala sa Grab o sa Lalamove, eh syempre sa inyo na po yun. Kayo na po magbabayad dun sa service fee. So, sa mga nagtatanong kung saan po makakabili nito, pwede po kayo tumawag sa aming production team sa 0915-258-8888. At ang aming writer-researcher, siya po ang magte-text sa inyo, sasagot po siya through text, sa text lang po, hindi po tawag. Kasi mas maganda i-text po ninyo ang yung pangalan, ang yung address, ang yung cellphone number, at sila po ay magre-reply po sa inyo kung paano po kayo matulungan, kung paano po mag-order at paano po ipapadala po sa inyo. Inuulit ko po sa 0915-258-8888. Ako muli po. At itong virgin coconut oil, extra virgin coconut oil, itong Nature's Gift po. At tinanong natin kahapon kay Dr. Fabian Dayrit kung paano ang pag-take nito. Sa loob ng isang araw, 3 tablespoons. Mas maganda po na ito ay tinitake kesa po nakalagay po sa capsule. Dahil po minsan hindi natin alam kung anong klaseng capsule yung pinaka capsule, kung ito po ba ay yung parang ginawa po sa gulay o makabana na synthetic ita. Kapag so, siyempre pag sa isang kutsari, sa isang tablespoon, siguro nasa 5 to 6 capsule. Samantala, kung kayo ay inom ng 1 tablespoon, mas sigurado, diretso talaga. So, ang advisable po ni Dr. Dayrit po is 3 times a day. Kung ako din po, everyday po, ako ay nagtitake nito bago pang wala pang COVID. Ito po ay mas maganda ito para sa anti-constipation din po. So, ang igay niyan, 1 tablespoon. Yan po. After meal. Mas maganda po after meal. 3 times a day. So, ibig sabihin after breakfast, after lunch, and then after dinner. Kapag po, wag naman po ninyo sosobrahan, kasi syempre, ito po ay, di ba sabi ko po, ito ay ginagamit ko po kapag po ako ay constipated. Once na ito tinake ko po, talagang mag-ano ko, talagang feel ko talagang napakasarap dahil hindi ko na kailangan mag-take ng mga gamot, no, yung mga fiber, ito na po. So, dual purpose po to, anti-constipation, tapos ito po ay preventive po sa COVID, ito po ay preventive at nakaka-cure po ito para sa mild case lang po. Yung so far po, based po dun sa study po ng DOST, at ito po ay napanood po ninyo sa panayam ko po with academician sa Dr. Fabian Dayrit. At itong mouth spray at itong nasal spray, ito po ay dapat po magkasama po itong dalawa. Kaya explain ko, ito po ay talagang efektibo, talagang ito ang akin nire-recommend sa lahat po ng mga nagtatanong sa akin. Ito po, hanapin po ninyo Nature's Gift Coconut Oil na nasal, and then ito po sa mouth spray.